guys, it's Bunamam and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, kung nakikita nyo naman sa title, it's about Lanaya's milestone. So gusto ko lang i-share sa inyo yung mga milestone na mas nalagdag kay Aya na na-develop or na-encounter niya or siya mismo yung paano ba sasabihin, siya mismo yung naka-discover on her own. So tara! So, today pala is June 3, 12 midnight na. Ngayon lang ako nakapag-film kasi ang tagal kong napatulog sila na yung ngayon siguro dahil ang haba ng tulog niya kanina. So, mag-share lang ako sa inyo ng mga milestone na ni Lanaya kasi ang tagal ko na ata nung last update ko kay Lanaya. So, konting update lang about kay Lanaya. So, una, diba last time is binilan ko siya ng mga maliliit na books. And then ngayon, may nakita kasi ako dito yung parang mga Japan store. So may nakita akong puzzle. Actually, gusto ko na talagang bilan sila na yan ito. Lalo na yung mga letters, numbers, shapes. Pero kasi, kasama ko sila na yan nun eh. Huwag kayo mag-ala, naka-face mask siya nun. Pagka uwi namin, nag-disinfect kami. Dinisinfect din namin yung binili namin. So ganito siya guys. Insects. Ganyan siya. Ayan. Caterpillar. Babalik lang ganyan. Alam ko yung mga mummies dyan. Alam na to. Yung puzzle na ganito. So, mahal to sa Shopee. Siguro, eto mga nasa 500 na to. Ayan. Kasi may presyo to eh. 400 plus siya. Pero pag siguro pag sa online, mas mahal. So, eto nabili ko lang to ng 150. Insects yung gusto niya kasi siguro nakitan siya sa butterfly. Tapos itong farm, dalawa yung binili ko. Ayan yung farm, kaso nawawala yung pig, hinahanap ko kanina, siguro nandun lang yon. Ayan yung farm. So yan yung gusto niya ngayon, insects and farm. Pero nung last time na nag-swimming din sila dun kila ate, binilan ko din siya ng duck. Susungkitin mo yung duck. Akala ko kasi magnet siya na pag ginanon mo, may panungkit. Tapos naman, hindi. Sinusungkit. Medyo mahirap yon. So, medyo naiinis siyang laruin. Duck. Tapos, nakita ko ba sa inyo na medyo nahihilig siya rin sa dinosaur. Simula nung may nagbigay siya sa kanya ng cupcake na ang team is dinosaur. So, medyo nahihilig siya doon sa dinosaur and doon sa mga duck. Sa mga everyday na natuturo ko sa kanya, yun yung kinahihiligan niya na medyo itry niyang bigkasin or panoorin yan. Pero may limit yung panonood niya ha, hindi na namin siya yung gaanong ano. Pag hindi na lang talaga namin makaya yung iyak niya at ang sakit sa ulo, syempre postpartum keme. So hindi biro ang postpartum mga mami. So ito yung bago niyang learning toy. So yung puzzle. So sabi ko nga sa inyo, mas gusto kong mag-invest ng mga learning toys ni Aya kesa sa mga toys na hindi masyadong makakagain ng ano sa kanya, knowledge. So yun yung para sa akin na. So yung mga lutulutuan niyang laruan, kung meron man siya, is bigay yun. Hindi ko yun binili. So more on ng mga nabibili ko sa kanya. Tapos last time binilang ko rin siya ng 8 yung 8 pieces na crayons, yung ano lang basic na colors. And then binilang ko rin siya ng pencil with sharpener. So wait lang ah. So naulan pala ngayon guys, may signal number 1 tayo ngayon. Sakit nga yung ulo ko actually, pero tinatry ko pa rin mag-film. Pasayaan nyo na yung face ko maputla kasi naghilamos na ako. Ayoko na maglagay ng blush on and lipstick. Ano, toothbrush na rin kasi ako. So, yon. And then, may mga videos ako na ipapakita sa inyo na may mga bagay siyang na-enjoy niyang gawin. So, una yung, alam niyo yung bubble wrap. Lahat naman siguro talaga tayo dadaan dun. So, nakakita siya nun. Alam niya kasi kung paano anuhin. Yun, isa yon sa may video ako. Sunod, sobrang lakas na niyang kumain. Siguro nagbabahoy siya. Good thing kasi last month ko siyang tinimbang. Isa sa 9.7 kilo lang siya. So, di ba medyo magaan. So, last time na tinimbang ko ulit siya, nasa 10 point something na siya. So, natutuwa ako doon.
And then, ano pa ba? Basta ipapakita ko na lang yung mga videos niya. Hindi ko na kasi talaga masyadong ma-recall. Hindi ko alam kung bakit talagang makakalimutin na ako masyado. So, ayun yung pag pop dun sa bubble wrap. Gusto niya yun. Gusto na rin yung matutong mag-swimming. Actually, kasi nung nagsuswimming kami kala ate, tinitignan niya yung pamangkin ko si Arky kung paano sumisisid. So, gusto niya bibitawan din namin siya. Siyempre, baby pa siya. Hindi niya pa kaya yung sarili niya. Baka madulas siya. So, ayaw niya magpaalala. So, kami, nakabantay lang kami ni Jason or ni Bunadad. So, may mga video din ako nung swimming. I-add ko na din yung clip kasi medyo nahihilig siyang magbabad sa tubig. Ano pa ba? Actually, nagtatry sila na yung magsalita eh. Pero nahihirapan pa talaga siya. And then, pag pinanood ko sa kanya yung letter sounds, ginagaya niya. So, nakakatawa kasi at least ginagaya niya. Hindi niya binabaliwala. Minsan talaga, ayaw niya magpaturo. Gusto niya, sarili niya. Doon ako medyo nahihirapan talaga sa kanya. Gusto niya magbabasa siyang mag-isa ng libro, maglalaro siyang mag-isa. Pag pinaka-elaman mo siya or tinuruan mo siya, magagalit siya. So, ewan ko ba kung talagang napaka-independent lang niya kasi ayaw na rin niya ng sinusubuan pag kumakain, gusto niya solo. At hindi siya kumakain ng walang kasabay. Kapag wala siyang kasabay, paglalaruan lang niya yung pagkain niya. And then, hindi ko na videohan pero nung tinuruan namin siyang mag-pray bago kumain, kami na yung sinasabihan niya na yung ganyan. Pag nagganyan siya, ibig sabihin, magpipray kami para kumain. And then, basta ipapakita ko na lang yung mga video. Thank you.
like this. Hold like that lang. Sige na, eat na. Hindi pwede ilabas lahat. Sarap. Anak, no. Eat lang like that. So, ayun guys, diba gusto niya, buti nga nagustuhan niya itong puzzle-puzzle, yun, diba, yung video ko ng puzzle-puzzle, tapos yun, yung baby shark, syempre, matagal na yung kanta na yun, pero ngayon palang kasi niya yun, napakinggan, so ngayon palang niya napapractice sayawin, kantahin, and yung, ano nga, yung, ano ba to, baby shark, and then yun, dati kasi, nung niregalo sa kanya yung baby doll na yon, ano lang siya, hindi niya pinapansin, as in, mas pinapansin niya na makapaglaro sa bata, ganyan. So, hindi pa niya na-appreciate dati yung baby doll. Ngayon pa lang niya na-appreciate yung baby doll. Sobrang nakakatuwa. Ayun, di ba, pinapatulog niya, hinihili-hili niya, ang cute nila Naya. And then, yun, yung pagkain niya, di ba, medyo malakas na talaga, lalo siya kumain. Hindi medyo eh, lumalakas talaga siyang kumain. Mga mamon, paji bar, rice, talagang kapag kami sa bawang malakas siya kumain. And, ano pa ba? Yung Elmo, isang beses ko kasi yung napapanood sa kanya, yung kanta is If You're Happy and You Know, tama ba ako? Tapos yun, araw-araw, nakukuha niya, nagka-clap-clap siya, nag-hurry siya, hurry, pag sinabi kong hurry, gagayahin niya, kagaganyan din siya, kahit hindi niya nababagas yung word na hurry, at least parang sumisigaw siya, ayun yung ibig sabihin ng hurry niya. And pag nauuhaw siya, ituturo niya lang yung water bottle niya, so para mas alam kung inom siya. Tapos yun nga, mas more on na kinakausap namin siya, more on ng words is English. Kasi gusto namin siyang matutong mag-English. Huwag niyo akong i-judge or something what. Hindi naman na paglaki niya is Englishera, ganyan. Mas maiiksi kasi talaga pag English word kaysa sa Tagalog. Pero mas madalas din naman kami nagtatagalog. May mga times lang talaga na English namin siya kinakausap para mas nakakaintindi siya ng English, nakakaintindi din siya ng Tagalog. So, ayun. Paglaki naman niya, depende naman sa kanya kung anong gusto niyang isalita eh. Pero, tuturuan ang bata hanggat maaari. Tuturuan namin siya ng pakunti-kunting English. Ayun. Hindi pa rin ako nakakabili ng mga chart ng numbers. Pero kasi gusto ko muna ma-recognize na isang letters bago tayo pumunta sa next step. Kailangan, dun muna tayo sa unang step. So, ito kasing mga to, siya yung pumili nito. So, hindi naman natin pwedeng, kung ano yung gusto niya, yun muna yung ibibigay mo. Kahiligan niya talaga ngayon is mga animals. Animals, and yun nga yung dinosaurs. So, yun muna yung talagang inaano ko sa kanya. Siguro soon, mas maano siya sa mga letters, shapes, colors, numbers, lahat naman ng bata dadaan dyan, hindi lang natin dapat minamadali kasi iba-iba naman yung knowledge, parang sasabihin, iba-iba kasi yung mga bata eh, hindi naman lahat agad matalino, hindi naman lahat agad dapat pare-parehas ng learning, hindi naman dapat lahat, oh yung anak ko marunong na ng ganito, dapat yung anak mo rin marunong ng ganito kasi pare silang one, no. So nagiging patient, tama ba? Basta nagiging mahaba yung pasensya ko ngayon. Tinagalog ko na lang para hindi tayo ma-judge. Pagdating kay Lanaya sa ganyan, so inaantay ko lang kung ano na yung gusto niyang matutunan. So, nung nakaraan, tinuruan ko siya ng English. Where is your eyes, your nose, your teeth,
your ears, your belly. 1 day ko lang tinuro yun. After an hour kong tinuro yun, nung naliligo na siya, tinanong ko siya, ay, nasagot niya ako, naturo niya. Kahit hindi perfect na tinuro ko yung ears, eyes, nose, teeth, tsaka yung belly. Kahit hindi niya lahat na ituro, at least may natandaan siya. Diba? Natandaan niya agad yung eyes, yung nose. Yung teeth kasi, di ba, matagal na niyang alam yun. So, nakakatuwa kasi parang halos hour ko lang tinuro, maya-maya, nakuha na niya. So, ibig sabihin, kapag gusto niya talaga, yung tinuturo, makukuha niya. Pero pag ayaw niya talaga yun. Kaya huwag niyong pipilitin, mga mamis. Kailangan, habaan natin yung pasensya natin sa pagtuturo, lalo na kapag kaganyan yung edad. Kasi, lahat naman yan, matututunan nila. Lahat yan, matututunan. Step by step lang. Kasi hindi naman pare-parehas yung ano ng bata eh. Huwag natin ipipilit, huwag natin bibilisan, huwag natin mamadaliin sila. Matututunan din nila yan. So, nag-tips pa, no, alam mo naman. So, yun guys, ayun yung mga bagong ni Aya laruan. So, ayan. 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 Tapos yun lang yung paulit-ulit niyang nilalaro dito sa bahay. Magbubuklat siya ng book, sa laruin niya kung ano yung mga toys na yun dyan. Hindi namin siya binibilan talaga ni Bunadad ng masyadong maraming toys. Kahit ako minsan parang bibilang ko siya ng stuffed toy tapos parang masasayang lang. So bilang ko na lang siya ng mga ganito, mas ma-appreciate niya, mas may matutunan, may mas matututunan pa siya. So sana next time ang mabili ko naman is yung letters, numbers, shapes. Yun, yun naman yung isa ko. Tsaka makompleto ko to kasi marami to yun sa likod. Ay, wala na pala. Marami to eh. May letters din po, may numbers, vegetables, colors. Sa kaso wala na doon, sabi nilang ko sa Japan. Ito lang, insects. Ayun, mga ambulance, jeep, yun, may mga ganun. Ang tawag doon, basta mga iba't ibang klase ng sasakyan. Yun. So, yun lang guys sa ano ngayon nila Naya, sa milestone ngayon nila Naya. So, sana nagustuhan niyo yung pag-share ko sa milestone ngayon nila Naya. At sana samahan niyo pa kami sa araw-araw naming video. And kung ikaw ay bago pa lang, please do subscribe and like mo na rin tong video to para update ka pag may bago kaming video. At i-share mo na rin to at mag-comment na lang din kayo sa baba kung ano yung gusto niyo ipagawa sa amin ni Bunadad. So, thank you for watching guys. See you in the next one. Bye! God bless!